Hi guys, welcome back to our YouTube channel for tonight's video. Sabay-sabay natin panoorin ang video reaction ng pulang araw ng mga nating episode. Kung maniniwala ba si Colonel Yuta na wala talagang alam si Nadelina and Teresita sa sa pangyayari nga kay Eduardo. So latingin guys sa mga nating ngayong gabi, kaya stay tuned everyone. Wala mga mahalaga sa akin, Eduardo. Borromeo Shimaya, Eduardo de la Cruz no ibasyo shiranay. So nabakin ako ito, garuga! Ngunit nanggaring na rin sa kanila ang ating mga kempetay. Ako na ang aaram ng katotohanan. Siksa! Makikipagtigma ka sa mga Hapon. Yun ang aking ibig ko ng lumaban sa mga bagong manan. Baka o, gagawin ko ang lahat ng pag-iingat upang makabalik ng buhay sa dalawang babaeng aking pinakamaman. Alam ko, nandyan lang ho kayo sa langit na eh. Huwag niyo sana akong pababayaan, ha? Lagro ng alam kong ginagawa ninyo araw-araw, taon-taon. Huwag niyo po sana hayaang may masamang mangyari sa akin. Nang sa gayon ho, matupad ko pa ang pangako ko kay Adelina Teresita. At sana ho, hindi sinilayo ng mga bituin. Kalayaan at liwanag na aming inaasa. Aalis na rin kami. Maraming salamat sa pagtanggap, Mr. and Mrs. Borromeo. Hayaan niyong ihatid ko kayo sa labas, Colonel. It would be an honor. Arigato, Colonel. And please know, we are friends with the Japanese. We're good friends with Mr. Tanaka, right, Mr. Tanaka-san? Hi. That is good to hear, madam. But your daughter seems a little distant. Hindi naman ho sa ganon, Colonel. Likas lang hong isang dalagang Pilipina si Teresita, mailap sa lahat ng lalaki. Ngunit naninirahan kayo ngayon sa bahay ng kanyang dating nobyo, ang anak ni Tanaka. Hindi ho kasi natuloy ang pag-iisang dibdib nila. Kapwa silang umayaw, ngunit nananatiling magkaibigan lamang. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag na kayong lalabas ng gabi? Ilang beses natin pinag-usapan yan, hindi talaga kayo marunong makinig sa akin. Pasensya. Maghapunan na kayo ng ate mo, tapos magpahinga na kayo. Rosie, magpahinga ka na rin. Sa aking pagkakabatid, at nanggaring mismo sa kanya bibig na mayroon na iba iniibig si binibining Teresita. At para kay ko, yun ay si De La Cruz. Ay, hinding-hindi ko papahintulutan, Colonel. At bilang isang ina, nais ko sanang isang banyaga ang makatuluyan ng aking anak. Katulad niyo, Colonel, kapitapitagan, marangal, matapang. Hindi katulad ng isang Eduardo de la Cruz. Edi Wong! Ang bilis ng tibot ng puso ko kanina. Ang buong akala ko'y mahalata na nila tayo. Salamat sa pagtanggol at takip sa amin ni Ate Hiroshi. Kahit sa harap ng iyong Colonel. Hanggang sa maaabot ng kakayanan ko. Palagi. At palagi kitang ipagtatanggol. Adelina. Sana o. Pupuntahan ko na si ate.
Salamat ulit. Kuno katawaste kina Jusede, yoy hao yano yo desu ne. Kanajo wa ware-ware no nakama ni fusawashi. Hai. Kanojo to wa nagai tsukiai desu. I'm sorry, Colonel. My Japanese is not that good. What's it about? Thank you for your hospitality, madam. At sana sa aking muri pagdaraw ay tanggapin niyo ako dito sa inyo tahanan. Gayun din ang anak ninyo. Asa ka, Colonel. Pinapangako ko ho. Arigato gozaimasu. Ate, hindi ba't nakagagaan ng loob ang mga sinabi ni Hiroshi? Nakababawas kahit paano sa hirap na pinagdaraanan natin kay Kuya. Hindi ba't ang sabi niya ipagtatanggol niya tayo kahit anong mangyari? Ngunit dagdag naman sa hirap ang Colonel na yun. Sigurado ba kayong karing-ramang kayo sa pagbabahangin sa labas? O baka naman nakipagtagpo kayo kay Eduardo? Siraulo talaga yung sabi. Kung maaari lamang ay hindi na magpakita muli ang Colonel Yuta na yan, nakayayamot ang kanyang itsura. At nakakasukong makipagmabutihan sa kanya. Lalo na sa mga isinalaysay sa atin ni Eduardo. Tunay ngang hindi dapat pagkatiwalaan ng Colonel na yan. Kaisa, sure shimasu ka? Naniniwala po ba kayong warang kinaraman si na Teresita Borromeo? Siyempre hindi. Kung nasaan si Eduardo? Batid mong hindi ako mangmang upang paniwaraan ang mga kasinungaringan nila. Siya? Kung ganun, ano ang marapat nating gawin upang madakip ang pugante? Karera no koto wa mou kangaeru na. Aku na ang bahara kay Teresita at sa kapatid ni Eduardo. Kaya de Rina de la Cruz. Pabor ka dun sa Colonel na yun kung sakaling may gusto siya sa anak natin? Eh, hindi natin gusto kilala yung hapon na yun. Julio, may panahon pa para siya'y kilalanin. At isa pa, anong masama, Julio? Isa siyang mataas na opisyal. Sila na rin marahil ang susunod na mamumuno sa bayan natin. Magiging maganda ang buhay natin kung sila ni Teresita magkakatuluyan. Carmela, huwag mong gamitin si Teresita. Hindi sa isang parang tiket ng Bonneville na pwede mong ipamigay kapalit ang isang magandang palabas o maalwa na buhay. Isa pa eh, may sariling damdamin ng anak natin. Hayaan mo siya mag-arap na ma'am. Hindi sa lahat ng pagkakataon, puso ang dapat na pinaiirat. Lalo na sa panahon ngayon. Julio, pagmasdan mo kung nasan tayo ngayon. Kikipangirahan lamang tayo dahil wala tayong sariling bahay. At sa labas ng pamamahay na ito, ano?
nagkalat ang mga sundalong Hapon na handang mandakip at pumaslang ng mga Filipinong hindi sumusunod sa utos ng bagong mananakop. Hulyo, ito na ang bagong Pilipinas. Isang bansang nasa ilalim na ng kanilang kapangyarihan. Kung paiiralin mo naman yung amor propio, nais mo ba na gumaya tayo sa mga maralitang kamote at talbos lamang ang kinakain? Narinig mo ba sarili? Hindi ka nahihiya. Talagang ipagpapalit mo sarili mong anak para sa kakarampot na karangyan? Kanina'y nakita kong hinatid ni Senyora Carmela si Colonel Yuta. At ang kutob ko'y gusto niya ang Colonel para sa'yo. Subali, mayroon akong mabigat na pakiramdam sa kanya. Hayaan mo na lamang siya, Adelina. Sapagkat hindi ko naman siya gusto. Hindi ko rin siya iniisip. Si Eduardo lamang ang aking naalala. Nakatutuwang makita at maramdaman kung gaano yung kamahalang isa't isa, ate. Sana nga, ate. Sana nga pagkatapos ng lahat ng ito, sa harap ng altar mo huwi ang pagmamahalan niyo ni Kuya. Sana manatili siyang ligtas, Adelina. Natatakot pa rin ako sa kanya naging pasya. Nalulungkot pa rin ako na siya'y mapapalit. Naiintindihan kita, ate. Ako din naman nag-aalala para sa kuya ko. Ngunit hindi tayo dapat padaig sa lungkot at takot. Ngayon ay mas lalo nating kailangan tibayan at lakasan ang ating loob. At patuloy na lumaban. Dahil yun ang pinangako nating apating iba. Na mabubuhay tayo para sa isa't isa. Isipin mo ng masama at makasarili ko dahil hindi ko inuunang nararamdaman ng anak natin. Ngunit anong masama sa pag-iisip at pag-diskarte para lang sa sarili? Anong masama kung para naman ito sa kaligtasan ng ating pamilya? Julio, hindi tayo mapapakain ng amor propio mo. Aminin man natin o hindi, Julio, wala nang saysay lahat ng kayamanan natin dahil lahat tayong Filipino bumagsak na sa kamay ng mga Hapon. At hindi ako papayag na matatili sa ibaba, Julio. No! I will do whatever it takes to get back to the top. And if that means marrying of our daughter to that colonel, so be it. Panginoon, maraming salamat ho sa pagkakataon na binigay ninyo. Para makita at makasama muli sa Edward. Dalangin ko namin, sana'y bantayan na talagaan niyo siya parati para sa amin. Kaingatan niyo po sana siya. Saan man siya makarating. Ginoo, maaari ho ba tayong magsigaw upang matabay yung mga lamok na ito? Hindi natin maaaring gawin yan, Mario.
Dahil mas madali tayong matutunton ng mga sundalong hapon. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog at tiisin mo na lamang yan. Paumanhin, Andrina. Ngunit, hindi ka na ba makatulog? Kahit sino naman si Kuko, no? Paano ako magpapahinga? Mayroon nga akong malambot na kama at unan. Ngunit ang aking Kuya Eduardo. Ako nang humihingi ng tawad, Adelina. Para sa aking mga karahe. Iyan na lamang ba ang maaari mong gawin, Hiroshi? Ang humingi ng humingi ng tawad. Ano ang nais mong gawin ko, Adrina? Maaari mong kausapin ang iyong Colonel Saito. At ano? Anong sasabihin ko sa kanya, Adrina? Tigilan ang paghahanap kay Eduardo? Upang paghinaraan niya ako na wala na sa kanya ang aking katapatan? Adrina, kaya hinihiling mo ba? Nakarabanan ko ang aming Taisa. No, Adelina. Kung sa bagay, bakit mo nga naman gagawin yan? Eh magkakalahi kayo ng mga mananakop na yan. Kaya ikaw at ang pamilya mo ay mananatiling ligtas. Dahil tiyak kong hindi kayo gagalawin ng mga kempetay. Hindi ba? Hindi ka sure, Adelina. Ngunit kaming mga Pilipino, laging nasa peligro ang aming buhay. Huwag mo namang iharahat, Adelina. Hindi naman maharagay sa peligro ang mga buhay ng mga Pilipino nang walang sapat na basihan. Nagkataon lamang na si na ang ama ni Eduardo ay isang sundalong Amerikano. Kaya siya iniimbestigan ng aming Taisa. Ngunit alam mo na matagal na silang walang ugnayan ng kanyang ama at batid mo rin na kahit kailan ay hindi niya itinuring bilang anak ang kuya ko, hindi ba? Hiroshi, nakita mo ba ang itsura at sitwasyon ng Kuya Eduardo ko? Nakita mo ba yung mga sugat at basa niya sa mukha at katawan? Nakita mo ba yon? Bahagi ba ng investigasyon? Nasaktan at pahirapan ang kapatid ko? Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Ngunit bakit kung ituring siya ng mga kalahi mo, tila isa siyang kriminal? Sabihin mo ka sa akin, Adelina. Anong ibig mong gawin ko? Pag-akras sa aming Taisa? Hikayatin ang kapwa ko Hapones na gawin rin ito? Yun bang nais mong gawin ko, Adelina?
sa akin lamang. Huwag ka sanang maging bulag sa pinaggagawa ng mga kapwa mo, Hapones na yan. Huwag mo sanang tanggapin na lamang ang pagmamalupit na ginagawa nila sa aming mga Pilipino hanggang sa maging bato na yung puso mo. Dahil kapag nangyari yun, mawawala na ng pagmamahal at pagmamalasakit ang puso mo. Nagtatalikuran mo na maging ang pagkakaibigan natin ni na Ate Teresita at ng aking Kuya Eduardo. May nakuha ako ng mga mangga dun sa may puno sa may looban. May makakain na ho tayo. Pantawid gutom din ho ito. Ito ho, kuha ho kayo. Mario, ba't ngayon mo lamang ako lumising? Hindi tayo dapat inabutan ng liwanag. Batid ko kung kailangan mo pa ng pahinga, Ginoo. Ang totoo niyan eh, kahit nakatulog ho tayo, sakit pa rin ho katawan ko eh. Dehado ho akong ganito rin ho nararamdaman niyo, Ginoo. Di sapat na pahinga man nawala. Kailangan pa rin natin kuminos. At lalong mas higit tayo dapat na mag-ingat dahil may liwanag na. Dahil mas madali tayo makikita ng mga sundalong Hapon kung magpapadalis-dalis tayo. Kaya talaan mo na rin. Nung tayo makalakad na. Ano ba, Ginoo? Sa bayan, Mario. Kailangan tipirin natin ang mga yan. Dahil walang kasiguraduhan kung kailan tayo makakakuha muli ng pagkain. Pagsamasamahin mo yung magkakapare. Mama! Napakarami namang delata at bigas. Ibig ko ba sabihin ay maaari na mamili muli? Yung maramihan? Teresita, regalo itong mga ito galing kay Colonel Yuta. Pinadala niya dito para sa atin. At siya nga pala, nagpasabi rin siya na dito siya manananghalian. Kaya, Teresita, gusto ko mag-ayos ka pagdating niya dito. Gusto ko maghanda ka at presentable pag nakita ka ni Colonel Yuta. At isa lang ang nais ko. Pakiusap. Pakitunguhan mo siya ng maganda. Ngunit mama, hindi ko huna is makipagkaibigan o humarap man lamang sa kanya. Bakit ho ba siya paparito? Oo nga po. Hindi po ba talaga siya naniniwala na hindi naman namin batid kung nasaan si Kuya? Kaya sinusuhulan niya tayo ngayon? Hindi yun ang dahilan, Bunso. Anak, hindi naman kaila sa'yo na may ibang pagtingin sa'yo si Colonel Yuta. Formal lasang manunuyo mo kaya sa nagpadala ng regalo. Parating. Sandali ho lamang! Sandali ho lamang! Bakit po, mga Ginoo? Ano kailangan nyo? Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho kami masasamang tao. Mawalang galang na ho sa inyo, pero maaari ho ba naming malaman kung saan kayo tutungo? Pupunta ho sana kami sa probinsya ng Rizal. At kung maaari ho sana, makisabay ho kami kung saan man kami abutin. Mga Ginoo, napalo po ba kayo? Bakit kaya ng mga itsura ninyo? Ang totoo, ang mga Hapon ho,
ang may kagagawan nito sa amin. Tumakas lamang ho kami sa kanila. Nahawala ko na bigla. Tara, sumakay na kayo. Talaga ho, maraming salamat ho. Salamat ho. Asawa ko ba umadamay tayo? At pati tayo ay pagbuntungan din ng mga banyaga. Paumanhin sa inyong mga Ginoo pero ayaw naming madamay pa. Naiintindihan ho nang sensya na ho. Stop ko yung regime. Kung ako rin mga Ginoo, pabayaan natin na. Parang tinaboy natin ang tungkol natin para tumulong. Parang pinalukuran natin ang pagsilip sa alat sa banawataan na. Sandali lamang, mga Ginoo! Sakin kayo. Maraming salamat, Pa. Mabuti po't nagbago ang inyong isip. Kukabayaan namin kayo. At kung mapapano kayo, panalugutan namin sa alas, subhano at tala lahat yan. Maraming salamat, Pa. Napakabuti ninyo. Kaya lamang ay kailangan nyo kaming tulungan at protektahan. Kaya naman may naisip akong paraan para pare-pareho tayong makaligtas sa mga Hapon. Ano? Paano po? Hindi ko hunais na suyuin ako ni Yuta. Tay, maaari po bang sabihin na lang natin sa Colonel na huwag niya nang ituloy ang kanyang binabalak? Walang humihingi ng solusyon mo, Adelina. Kanila, por favor. Palimhasa, mga bata pa kayo. Wala kayong ibang iniisip kundi ang kaligayahan at kalayaan ninyo. Hindi ho totoo yan, Mama. At hindi? Bakit ba hindi niyo naiintindihan na nag-iiba na ang ating mundo? Kailangan nating gawin lahat upang mabuhay tayo. Hindi naman siguro lingid sa kalaman nyo lahat ng kaharasan ng ginagawa ng mga Hapon. Ngayon, gamitin nyo yung mga isip ninyo. Saan kayo hahanay? Sa mga kalaban? O sa mga kakampi ng sundalong Hapon? Anak, hindi kita pipiliting magustuhan si Colonel. Julio! Subalit, tama ang iyong mama. Kailangan natin makisama na maigi kay Colonel Yuta. Hanggat ganito ang kalagayan na ng ating bayan, hindi natin magugustuhan na maging kalaban ang tingin nila sa atin. Tapos ang episode ng Pulang Araw at ayun na nga, tuluyan ang pinagkasundo si Teresita kay Colonel Yuta. So abangan natin sa next episode kung magkakatuluyan ba sila or ano kayong mangyayari. Kaya stay tuned everyone again. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood and see you guys on our next video. Thank you for watching.